Aming amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, salamat po sa pagliligtas ninyo sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang paghuhukom at pagkawasak sa pamamagitan ng inyong mahalagang dugo. Salamat po sa inyong biyaya na hindi lamang naligtas sa amin ngunit nag-iingat, gumagabay at tumutulong rin sa amin. Pag-iusap naway walang sinuman po ang matisod dahil sa mga paghihirap at pagdurusa. Pag-iusap pagalingin ninyo po kung meron mga kapatid na may sakit para sa inyong kawa at sa layunin ng kanilang buhay. Naway bigyan kami ng biyaya para maging inyong mga manggagawa na inuna ang gawain ng pangang-aral ng inyong ebanghelyo. Inihahanda po namin ang Grand Bible Seminar kasama ang aming Sister Church para sa mga nawawalang kaluluwa. Nawa'y samahan kami ng pag-ibig at pag-sisikap para sa pag-evangelize. Kaya tao sa puso po kaming umasa na maraming nawawalang kaluluwa ang maligtas. At hayaang ang inyong salita ang maging pamantayan ng aming buhay at gabayan kami na maging taong umasa sa inyong salita. Kami ay umasa lamang sa banal na Espiritu. Itinatalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo na sa amin naging salamat. Amen. Buksan po natin sa Mga Kaikan chapter 6. Mga Kaikan chapter 6. Mga Kaikan chapter 6 versículo 6 to 11. Mga Kaikan chapter 6 versículo 6 to 11. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. Masdan mo ang kanyang mga lakad at ikay magpakapantas. Na bagaman walang puno, tigapamahala o pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-araw at tinitipon ang kanyang pagkain sa anihan. Hanggang kailan ka hihigar iyan o tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? Kaunting pagtulog, kaunting pag-idlip, kaunting paghahalokip-kip ng mga kamay upang magpahingalay, sa gayoy ang karukaan ay darating sa iyo na parang magnanakaw at ang kasalatan na parang lalaking may sandata. We are praying for Grand Bible Seminar. That's why brothers and sisters are preparing for evangelizing. Tayo po ay naghahanda para sa Grand Bible Seminar. Kaya nga, yung mga kapatid ay naghahanda rin para sa pag-iibanghelyo. That's why brothers and sisters are inviting lost souls sama-sama. Kaya, I believe the Lord is so delighted. Kaya nga, yung mga kapatid ay sama-samang nag-iimbita. Kaya na talaga pong naniniwala ako na yung Diyos ay lubhang nalulugod. And I'm so thankful to our brothers and sisters about your kamangha-manghang pag-ibig. At ako'y labis na nagpapasalamat sa mga kapatid dahil sa inyong kamangha-manghang pag-ibig. And also yesterday, some brothers and sisters cleansed the church building para sa Grand Bible Seminar kasama
mission team. At ganoon din kahapon ay sama-sama na naglinis yung mga kapatiran para sa mission team. Through this Grand Bible Seminar, we sincerely hope many lost souls shall be saved by God's grace and mercy. Sa pamamagitan nito, kami ay nananalangin na sa pamamagitan ng Grand Bible Seminar, maraming mga kaluluwa ang maliligtas sa pamamagitan ng inyong pong biyaya. That's why now, let's prepare for our Grand Bible Seminar sama-sama because we became one body. Kaya nga po, sana sama-sama kami na maihanda aming sarili para sa Grand Bible Seminar dahil naniniwala po kami na iisa kami. I would like to share about my experience in my temporary missionary in Bicol. Gusto ko pong ibahagi ang aking karanasan nung ako ay isang temporary missionary lamang doon sa Bicol. At the time, I brought dalawang uri ng gamot. One is digestion medicine and the other headache and medicine. Noong oras na iyon, ay noong mga panahong iyon, ako ay nagdala ng dalawang uri ng gamot. Isang gamot para sa tiyan at isang gamot para sa sakit ng ulo. At the time I experienced, there were maraming nanggap and they ate digestion medicine pero ayaw nila ang headache medicine. Sa oras na yon, nakita ko po na yung mga langgam, kinain nila lahat ng gamot para sa sakit ng tiyan. Pero yung sakit para sa sakit ay yung gamot para sa sakit ng ulo ay hindi nila kinain. Kaya akala ko siguro ang mga langgam sa Pilipinas sa gusto ang pantunay na gamot dahil mayroon ding silang malaking tiyan tulad ng mga Pilipino. Akala ko ayaw nila ng gamot para sa sakit ng ulo dahil hindi sila stress. Kaya yayon ang pamagat ng sermon ay tatlong uri ng mga aral sa pamamagitan ng langgam. Dito, sinasabi ng Biblia, mga Kaikan chapter 6, 4-6, babasahin ko po, pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad, mastan mo ang kanyang mga lakad, at ika'y magpaka pantas. When we look at langgam, if so, we can receive lesson because God created langgam. Kung pagmamasdan natin yung mga langgam, maaari tayong makakuha ng mga aral mula sa kanila bilang nilikha ng Panginoon. Sa katunayan, naglalakad lamang sila sa ibinigay na daan. When we search, langgam walks ayon sa given way. Kung titignan natin, kung sisiyasatin natin, yung mga langgam, sila ay naglalakad sa iisang daanan lamang. We know, sheep sail ayon sa route and also airplane also and para sa sasakyan, meron highway. Alam natin na yung mga barko ay may sariling daanan doon sa karagatan at yung eroplano doon naman sa kalangitan. Maging yung mga sasakyan ay may daanan dito sa lupa. Kung ngayon, what about the way of our life? Kung ganun, paano naman yung daanan ng ating buhay? Sigurado, God determined our way. If so, how should we walk ayon sa the way God given? Siguradong itinakda ng Diyos ang ating daan. Kung ganun, paano tayo makakalakad sa itinakdang daanan ng Panginoon?
Actually, many people try to walk according to their thinking. Sa katunayan, maraming mga tao ang naglalakad sa pamamagitan ng kanilang sariling pag-iisip. Through book and through experience, they try to walk for their life. Sa pamamagitan ng mga aklat at ng kanilang karanasan, sinisikap nilang lumakad sa kanilang buhay. And sometimes some people try to walk according to guidance of men. Kung minsan, may ibang mga tao na sinisikap na lumakad sa pamamagitan ng paggabay ng mga tao. However, they are lahat vanity. Kung ganun, lahat ng mga bagay na yun ay mawawala. That's why Bible says here, let's mark here and let's open to mga Awit chapter 94. Awit chapter 94 po. Mga Awit chapter 94 verse 11. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga pag-iisip ng tao ay ang Panginoon ang nakakaalam. Sila'y gaya lamang ng hiningang walang laman. Yeah. Sinasabi ng Biblia, ang mga pag-iisip ng tao ay ang Panginoon ang nakakaalam. Sila'y gaya lamang ng hiningay walang laman. Kaya many people try to walk according to their thought, however, they neglect about their way. Kaya nga, maraming mga tao ang nagsusumikap na sila o nag-iisip na sa pamamagitan ng sarili nilang kaalaman. Kaya nga, sila ay bumabagsak. However, we can walk according to the way of truth in the Bible. Ganun pa man, kaya nating makalakad nang naayon sa katotohanan, nang naayon sa Biblia. And also, Proverbs chapter 14, verse 12, Mayroong dana tila matuwid sa isang tao, ngunit mga taang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Kaya, the thought of man is imperfecto, only the word of God is katotohanan. That's why we should follow the word of God and kalooban ng Diyos, wisdom, karunungan. Kaya nga, yung daanan ng mga tao, kuminsan, magulo. Kaya nga, kailangan lang nating sumunod doon sa daan na itinakdaan ng Diyos at kung ganun, tayo ay magiging maayos. Ang mga Kristiyanong naligtas ay makakalad sa pinakaligtas na paraan ng katotohanan, kaya tayo ay naging masaya. Masaya ba kayo? And meron buhay na pag-asa. Tama po ba? Kaya tayo ay naging masaya. Sa katunayan, alam ba ninyo kung ano ang pinaka makapangyarihan sa Kristiyanismo? Hindi ito ang tradisyon ng Kristiyanismo, hindi ito ang kapangyarihan ng simbahan, ito ang Biblia. Ang Biblia ay katotohanan, kaya ito ang Biblia. Buksan po natin sa mga Awit chapter 138. Mga Awit 138 versikulo 2. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y yuyukod paharap sa iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong tapat na pag-ibig at katapatan, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Tingnan po natin sa huling bahagi, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Kaya ang Biblia ay totoo, kaya kung
Lalakad tayo sa landas ng katotohanan. Ito ang pinaka batagumpay na paraan. Kaya, sikapin natin mamuhay ng naayon sa mga salita. Ang Biblia ay hindi teorya kundi katotohanan. Ang mga Kristiyano ay ang mga nakatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus at kanilang natin kayahain ang buhay ni Jesus sa ating buhay. Kaya kailangan natin sinasatin ang mga salita kung tayo ba ay lumalkad sa daan na tilakaran ni Jesus o hindi. Kaya dalitas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya pagkatapos ng kaligtasan natin ayon sa pananampalataya, kung tayo ay nabubuhay, ito ay naging tunay na Kristiyano. Tunay na Kristiyano. Ngunit maraming Kristiyano ang dalinang ng kanilang sarili. Kontento na sila sa kanilang sarili at inisip nila na alam na nila ang Biblia at pinaniniwala na tao nila ito kahit sila'y may pananampalataya at hindi sinusunod ang tama, kayo ay dali lang ng inyong sarili. Kaya sinasabi ng Biblia, sumampalataya at sumunod sa mga gawa. Buksan po natin sa Santiago chapter 2. Santiago chapter 2. Santiago chapter 2 verse 17. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Dito, tingnan po natin sa versikulo 17. Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito'y walang mga gawa, ay patay. Kaya, akalan ng Roma emphasizer, pananampalataya ay importante. At sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay naging matuwi. Pero, akalan ng Santiago emphasize tungkol sa gawa. Gawa. Dito, sinasabi ng Biblia sa akalan ng Santiago, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Kung ngayon, sino ang mga normal na Kristiyano? Una, tapat na sigurado kayo sa inyong kaligtasan. Nalitas ba kayo? Opo. Hindi po? Nalitas ba kayo? Opo. Kung ngayon, kayo ay naging Kristiyano. Ang mga hindi ligtas ay hindi magiging kalarawan ng mga Kristiyano. Kung ngayon, sino ang mga normal na Kristiyano? Ito ang mga taong natatakot sa Diyos. Ang taong natatakot sa Diyos at pinagmamasdan ang kanyang pag-uugali ay mababago.
tayo'y nalitas, kaya we can take after Jesus Christ because we have Holy Spirit in our heart. Tayo ay naligtas, kaya nga pwede nating masunod yung kalooban ng Diyos na bilang isang Kristiyano. And also we know His love and sacrificio para sa inyo, para sa akin. Kaya we respect the Lord and we fear the Lord. Kaya nga, nalaman natin yung kanyang pag-ibig at saka sakripisyo. Kaya nga, nagagawa nating matakot at irespeto ang Panginoon. Kaya sino ang normal na Kristiyano? Ito ang mga taong natatakot sa Diyos. Dahil may biyaya at pag-ibig sa ating puso. And alam natin, ang sakripisyo at pag-ibig ng Diyos. Kaya, natatakot tayo sa Diyos. And ang takot sa Diyos ay ang pagkatakot sa mga salita ng Diyos. Ngayon, ano ang natatakot? Ang takot sa Diyos ay ang pagkatakot sa mga salita ng Diyos. Dahil ang salita ng ang salita ay ang Diyos, sinasabi ng Biblia, Juan chapter 1 verse 1. Kaya sinasabi ng Biblia, buksan po natin sa Deuteronomy chapter 17. Deuteronomy chapter 17. Verses 19 and 20. Pasahin mo natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At iyon ay mga malagi sa kanya at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay upang siya ay matutong matakot sa Panginoon niyang Diyos upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito at ng mga tuntuning ito upang ang kanyang puso ay huwag magmataas sa kanyang mga kapatid at huwag siyang tumalikod sa utos, maging sa kanan o sa kaliwa, upang mapahaba niya at ng kanyang mga anak ang kanyang paghahari sa Israel. Yeah, here, tingnan po natin sa versikulo 19, "It shall be with him and he shall really all the days of his life." Sabi dito sa verse 19, "At iyon ay mamamalagi sa kanya at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay." That's why after we got the salvation, we love the Bible and we read araw-araw. Kaya nga, pagkatapos ating magkaroon ng kaligtasan, lagi po nating binabasa ang Biblia. And we fear the Lord because we realize that His love. At tayo'y natatakot sa Diyos dahil naunawaan natin ang Kanyang pag-ibig. And sa huling bahagi, "Be careful to observe all the words of this law and these statutes." Sabi dito ay matuto tayo na matakot sa Panginoon upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Yeah, here, there are important contents when we read the Bible araw-araw and when we fear the Lord and when we obey the Word of God, there will be result, which is verse 20. Narito, kung tayo ay nagbabasa ng Biblia at natututo tayo na matakot sa Diyos at natututo tayo kung, sa pag-ibig ng Panginoon, nandito po yung resulta. Makikita po sa talata 20. Yeah. When you follow verse 19, we can be humble. That's why we can follow the Word of God and the will of the Lord. Kung susundin po natin yung sa talatang 19, maaari tayong maging mapagpakumbaba at pagkatapos, masusunod natin yung kalooban ng Diyos. Brothers and sisters, minsan, why do we go kanan, kaliwa? Kuminsan, mga kapatid, bakit tayo pupunta doon sa direksyon ng kaliwa o kung kaya sa kanan? Hindi diretso, baki to sa kanan, sa kaliwa, minsan our Christian life ay maging bahina? Hindi diretso. Diretso. Kung minsan, yung ating Kristiyanong pamumuhay, kung minsan nasa kaliwa, nasa kanan, bakit tayo ba'y mahina? Because we don't follow versikulo 19.
Dahil hindi po tayo sumusunod sa talata sa 19. If we follow the word of God, sigurado, we can be humble and we can follow the word of God. At the time, the way of our life shall be successful. Kung susundin natin yung salita ng Diyos, tayo ay magiging mapagpakumbaba at pagkatapos, masusunod natin yung kalooban ng Panginoon. We can do this one, verse 19. Kaya natin gawin itong talata 19. Yeah. Do you have Bible? Meron po ba kayong Bible? And do you want to read? Gusto niyo po ba itong basahin? And do you want to follow the word of God? At gusto niyo bang sumunod sa salita ng Diyos? Siyempre, because we have His love sa ating puso. Opo, sigurado. Dahil meron tayong pag-ibig ng Diyos sa ating puso. Kaya, brothers and sisters, basahin po ninyo ang Biblia ayon sa Bible reading schedule na araw-araw. Dito, last time alam ko, ilang mga kapatid, nalo-nalo na batandang mga kapatid, senior citizen, walang cellphone kaya walang messenger, kaya sila'y hindi pwede sumunod ayon sa Bible reading schedule. Kaya encode Bible reading schedule sa church news dito. Kaya paki-follow Bible reading schedule araw-araw. And kaya ng mga langgam na lumalakad sa ibinigay na paraan, magagawa natin mamuhay ayon sa salitang kinagabayan ng Diyos. Kaya brothers and sisters, pakiusa, pakinggan natin ng mabuti ang mga sermon tuwing Wednesday and Thursday sermon. Pakiusap, tumalo tayo sa mga cell group fellowship, pakinggan ang mga sermon at matuto ng wastong buhay bilang Christian. Tulad nito, lumakad lamang sa landas ng katotohanan, alinsunod sa katotohanan ng Diyos. And next, ang pangalawang aral ay maging basigasig na Kristiyano. Pabalik sa mga kaikan chapter 6. Mga kaikan chapter 6, versikulo 9 hanggang 11. Babasahin ko po. Hanggang kailan ka higa riyan o tamat? Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? Kaunting pagtulog, kaunting pag-idlip, kaunting pag-halukikip ng mga kamay upang mapahingalay. Sa kayo'y ang kalukhan ay darating sa iyo na parang magnanakaw at ang kasalatan na parang lalaking may sandata. When I stay in Bicol, bilang temporary missionary, sa midnight, when I go to Banyo, CR, they didn't sleep. They work continuously. They didn't sleep. Nung nanatili ako sa Bicol bilang temporary missionary, madaling araw, pumunta ako sa banyo. Nakita ko doon yung mga langgam naglalakad. Hindi sila natutulog. Sigurado, magsigasig sila. Kahit sa gabi, midnight. Yayong brothers and sisters, sa umaga, anong oras gerob? Kaya nga mga kapatid, sa umaga, anong oras kayo nagigising? Anong oras?
Alam ko, most, most Filipino ay diligent, masigasi. Kaya, 5 a.m., 4 a.m., pero, kung may mga kapatid, you get up mga 10 a.m. kung ngayon, paki go to langgang and paki learn about diligence. Kaya nga mga kapatid, alam ko po na yung mga Pilipino ay masigasig, nagising ng maaga, 5 a.m. o 4 a.m. Kaya nga sa atin, kung may mga kapatid na nagigising ng alas 10 ng umaga, pakiusap, pumunta sa langgam, tignan sila at makakuha ng aral mula sa kanila. Sa panahon ng trabaho, kung hindi ka nagtatrabaho, magiging mahirap ka. Isipin mo na kung ano ang kailangan mong gawin at simulan ito. Hindi pa huli ang lahat kaya na sisimula mo pa lamang ito yayon. Mayroong isang Korean kasabihan. Ang pagsisimula ay kahati ng natapos na. Patuloy na gawin ang nasimulan mo. Kung ngayon, kayo ay magiging tagumpay. Halimbawa, upang maging professional sa isang bagay, kailangan mong mamuhunan ng 10,000 oras. Ang sinumang mamuhunan ng 10,000 oras sa isang bagay ay maring maging professional. Maraming mga sikat na doktor sa kanser sa tiyan sa Korea at may isang dahilan kung bakit ang mga Koreano ay mahilig kumain ng mga maanghang, malat at mainit ng pagkain. Pero ayaw ninyo. Ne. Pero gusto ng Koreano may pagkain and maanghang and malat. At ito ang Thailand kung bakit maraming ang mga pasyente papasente na may kanser sa tiyan sa Korea at nagsasagawa ang mga doktor na maraming operasyon sa sakit na ito. Kaya ang mga Koreano doktor, Korean doktor ay naging mga pinaka mahusay na doktor para sa kanser sa tiyan sa buong mundo. Tulad nito, dapat tayong maging professional sa mga larangan. Kaya una, sikapin maging professional na bigyang lugodo ang Diyos bilang mga anak ng Diyos. Hindi lamang ito para sa pastoro, mari kayong maging professional sa pagbigay ng lugod sa Panginoon sa pananampalataya, sa pamamagitan ng inyong panahon, ministeryo, pagsunod at pag-evangelyo. At mari kayong maging professional na iyong negosyo at lugar na pinagtatrabahuan at pagkatapos ay malulugod ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-evangelize sa kanila at pag-alay ng iyong pera para sa ebanghelyo. Yeah. Ang langgam na tamad ay may iwan sa
likod. Hindi alam ng tamad ang kawain kailangan niyang gawin at hindi siya kumikilos kaya paunti-unting nagiging mahirap siya. Gayun din sa ating Kristiyanismong pamumuhay. Kaya, if we are lazy in spiritual bagay, kaunti-unti tayo ay magiging mahirap in spirit. Kaya, brothers and sisters, don't waste your time. Yeah. Kaya nga mga kapatid, huwag niyo pong sayangin ang inyong pong oras. God is giving us oras and panahon para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung ngayon, we should use our time para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang Diyos, binibigyan tayo ng oras at panahon. Kaya nga, dapat natin gamitin itong oras na ibinigay ng Diyos para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kung ngayon, ano ang mga katangian na isang taong tamat? Buksan po natin sa Kaikan chapter 15. Kaikan chapter 15, verse 19. Kaikan chapter 15, verse 19. Pasin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang daan ng tamad ay napupuno ng mga dawag, ngunit ang landas ng matuwid ay isang lansangang patag. Tingnan po natin sa versikulo 19. Ang daan ng tamad ay napupuno ng mga dawag. Bilang Kristiyano, if we are not diligent, if so, meron maraming obstacles sa ating Christian life. Bilang mga Kristiyano, kung tayo ay tamad, maraming mga kahirapan, maraming magiging kahirapan sa ating buhay. Before we got a salvation, even though we had a lot of plan sa mundong na ito, after we got a salvation, we need to remove the things we don't need para sa kaluwalhatian ng Diyos. Bago tayo magkaroon ng kaligtasan, tayo ay napakaraming plano sa libutan ito. Ngunit pagkatapos nating magkaroon ng kaligtasan, kailangan nating tanggalin ang lahat ng mga planong ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Bilang Kristiyano, sigurado we need plan. However, we need simply we need to make a schedule and plan. Bilang tao, kailangan nating gumawa ng plano. Pero bilang isang Kristiyano, kailangan nating gumawa ng plano na simple. Kung mayroon kang maraming mga plano at ito ay subukan, ito ay maring maging isang bakod na maraming tinik. Kaya, ang basigasing na Kristiyano ay dapat gumawa ng isang simple at nakakamit na plano at sigaping makamit ito. Ito ay isang Kristiyano na naglalakad sa highway. Yeah. And, buksan po natin sa Kaikan chapter 10. Kaikan chapter 10. Ano ang mga katangian ng isang taong tamad? Kaikan chapter 10 verse 26. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung paano ang suka sa mga ngipin at ang usok sa mga mata, gayon ang tamad sa mga nagsusugo sa kanya. Kung ang suka ay tumampi sa ating mga ipin, ang ating mga ngipin ay sumasakit at kapag tauusukan ang ating mga mata, tayo ay naluluwa. Tulad nito, ang taong tamad ay
kagalitan ng kanilang mga amo. Gaano kasakit ang masakit para sa Panginoon kung tama na ang kanyang mga anak at hindi nabasa ang mga salita tumalo o wala sa piling ng kumpanyon dahil tamada sila at hindi sila nag-evangelize dahil tama sila. Nasa atin ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Kaya sa kaunting kasipangan, maaari mong basahin ang salita araw-araw, nananabik sa pakikisama at ipangaralang ebanghelyo sa mga mahihiram na kaluluwa. Buksan po natin sa Kaikan chapter 26. Kaikan chapter 26, versículo 13 to 16. Thirteen to 16. Pasen po natin. Sabay sabay. 3, 2, 1. Sinasabi ng tamad, may liyon sa daan, may liyon sa mga lansangan. Kung paano ang pintuan ay pumipihit sa kanyang bisagra, gayon ang tamad sa higaan niya. Ibinabaon ng tamad ang kamay niya sa pinggan, ang dalhin uli iyon sa kanyang bibig ay kanyang kinababaguran. Ang tamad ay mas marunong sa kanyang sariling pananaw kaysa pitong tao na makakasagot na may katwiran. Brothers and sisters, may leon ba sa daan? Wala po. Meron po, wala po. Pero ang taong tamad ay nagnanais ng maraming ano po? Dahilan. Excuse. Maraming excuse. Yeah. Dahil sa blah 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 blah, I didn't do. Yeah. Sino po? Ang taong tamad. Kaya bilang Kristiyano, ito ay hindi maganda. Ito ay hindi maganda. And tingnan po natin sa versikulo 14 and 15. 14 and 15. Kung paano ang pintuan ay pumipihit sa kanyang bisagra, kayo na ang tamad sa higaan niya. Ibinabaon ng tamad ang kamay niya sa pinggan, ang dalhin uli iyon sa kanyang bibig ay kanyang kinapapaguran. Dito, may problema. Ano? Ang taong tamad ay napapagod kaya kumakay sa kanyang higaan. Kung ngayon, ano ang mangyayari? Sila ay mamamatay. ayaw nila kinain. Kung ngayon sigurado, sila ay mamamatay. Ang taong tamad ang sumusuway sa mga salita ng Diyos, sinasabi ng Biblia, pagkatapos si Adan ay nakasala sa mundong na ito, ang kasalanan ay pumasok sa mundong na ito. Kaya sa lalaki, sinasabi ng Diyos na makakakain tayo ng pagkain kung tayo ay pagpawisan pagkatapos natin magtrabaho. Kaya kailangan ng trabaho bilang lalaki, bilang husband. Sa panahon yon, we can support our families and our families can be established bilang Christian.
Yung mga lalaki po, kailangan nilang magtrabaho. Kaya nga, bilang Kristiyano, kailangan nating suportahan ang ating, ang ating pamilya. At pagkatapos, maaari nating maitatag ang ating pamilya bilang isang mabuting Kristiyano. And tingnan po natin sa versikulo 16, ang tamad ay mas marunong sa kanyang sariling pananaw, kaya 7 taon na makakasagot na may katuwiran. Dito also may problema ng ang taong tamad. Iniisip ng tamad na mas matalino siya kaysa sa iba. Uni sinasabi ng Diyos na ang hangal ay may higit na pag-asa kaysa sa isang taong matalino sa kanyang sariling mga mata. Naunya po? Kaya, normal Kristiyano, tayo ay magiging, nagiging humble. Humble. Ito ay wisdom. And here, we can know, ang karakter ng taong tama, gusto nila, ang excuse, 다힐란, and also 아야오닐라, physical 가와, 아야오닐라. 그러니까 신라의 마기긴 마이라, 신라의 마기긴 마이라. 자, 가두나얀, 알람 나딘, 앙조스 아이, 마시가식, so diligent. Alam ba ninyo? Sa mga awit chapter 121 verse 4, siyang nag-iingan ng Israel ay hindi idilim ni matutulog man. Sino po? Ang Diyos. Hindi idilim ni matutulog man. Ang Diyos ay hindi nagpapahinga kundi patuloy na nagtatrabaho. Kung titingnan natin ang tatlo at kalahating taon ng buhay, pampubliko ni Jesus, ginawa niya ang gawain ng Diyos ng hindi tumitigil. Meron ng maraming nanggap? Meron? Wala po? Sa church, sa ating church. Meron nanggap? Wala nanggap? Meron, pero hindi marami. Paunti-unti, konti. Tama? Magiging konti. Paki po. Ating brothers and sisters ay magiging masigasi. Tama po ba? Sa inyong bahay, meron ba langgam? Wala langgam? Marami po. Marami po? Bakit po? Bakit marami po? Bakit marami langgam? Dahil maraming pakain? Dahil maraming matamis bagay? How to remove maraming nanggam sa inyong bahay? How to remove? Spray poison? Ito also paraan. Pero if you are diligent, more than nanggam, if so, you can remove lahat ng nanggam sa inyong bahay. Tama po ba? Kung kayo ay mas magiging masipag doon sa langgam, maaari nyong maalis lahat ng langgam sa inyong mga tahanan. Why God created langgam sa lupa? Bakit ba nilikha ng Diyos ang langgam sa lupa? Let us be diligent. Upang tayo ay maging masipag. Let us get wisdom. God created langgam. Kumuha tayo ng mga aral mula doon sa langgam. Dahil ang Diyos, ginawa niya, nilikha niya ang mga langgam. Kung ngayon, how to remove maraming langgam sa ating bahay? Kung ganun, paano natin maalis ang maraming langgam sa ating bahay? Yeah.
If you are diligent more than nanggam, you can remove maraming nanggam. Kung kayo ay magiging mas masipag sa langgam, maaari niyong maalis lahat ng mga langgam. Kung gayon, ano ang mga tatangian ng basigasig na tao? Buksan po natin sa Kaikan chapter 12. Kaikan chapter 12, versículo 24. Kaikan chapter 12, verse 24. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang kamay ng masipag ay mamahala, ngunit ang tamad ay malalagay sa saplitang paggawa. Dito, tingnan po natin sa versículo 24. Ang kamay ng masipag ay mamamahala. Okay. Iniisip muna ng basigasig ang kailangan niyang gawin at plano. Kaya ang mga tamad pero ang mga tamad ay hindi gumawa at gumagawa ng hindi nag-iisip. Kaya nga ang mga manggagawa ng Diyos ay kailangan manalangin at makanda muna bago simulan ang kaway. Then, Kaikan chapter 21. Kaikan chapter 21 verse 5. 바사인 보다진 사바이사바이 3, 2, 1. 앙 마가 플라노 낭 마시팍 아이 파투고 사 카사가나안 ngunit ang bawat nagmamadali ay umahantong lamang sa kasalatan. Dito, sinasabi ng Biblia ang mga plano ng masipag ay patungo sa kasaganaan. Kaya kung masigasig tayong gumagawa, magiging mas mabuti ang inyong sitwasyon kaysa yayon. Not only physically, but also spiritually, we can be prosperous. Hindi lang physical, ngunit spiritual tayo ay magiging maunlad. And also, when we diligent, our heart also can be prosperous. At ganun din, tayo ay magiging, kung tayo ay magiging masipag, ang ating puso ay magiging maunlad rin. Pag-ibo, ang tamang na tao ay hindi kumikilos, ngunit abala ang kanyang isipan. Kaya hindi siya napana tag ay hindi payapa ang isipan. Pero ang masipag na tao ay nagtakta na ng plano bago magtrabaho at may libreng oras kaya ang kanyang isipan na ay nagiging mayaman. Naunyo po ba? Kaya kailangan plano pero sa gawa natin, tapan natin, maging masikasik. Kung ngayon, ang puso and ating buhay and ang mga bagay na walang hanggan, lahat ng bagay ay magiging prosperous. Kung ngayon, next topic, babalik sa Kaikan chapter 6. Kaikan chapter 6, versículo 7 hanggang 7 and 8. Babasahin ko po. Na bagaman walang puno, tagapamahala o pinuno, nagahanda ng kanyang pagkain sa tag-araw, at tinitipon ang kanyang pagkain sa anihan. Dito, may importanteng bagay, kahit walang puno, tagapamahala, pinuno, langgam. Ang mga langgam ay
work diligently. Ang mga langgam ay gumagawa ng napakasipag. And do you know ang mga langgam when you pour water, yeah, like malakas ulan. Kung ngayon, what happened? Ano ang mangyayari sa langgam? Kung bubuhusan niyo po ng tubig yung mga langgam o kaya sa tag-ulan, ano po yung napagmamasdan niyo sa mga langgam? Anong mangyayari sa kanila? Yeah, we can think they will scatter. Pero hindi. They gather. Sama-sama. Eh, magtitipon. Naunya po ba? Iniisip natin na yung mga langgam ay maghiwa-hiwalay. Ngunit, pag binusan sila ng tubig, sila ay magsasama-sama. Kahit walang puno, walang tagapamahala, walang pinuno, sa pagdurusa, mahirap bagay, kung ngayon, they gather, sila ay magtitipon. Kahit walang puno, tagipamahala o pinuno, sa kahirapan, sila ay nagsasama-sama. Kung ngayon, Kristiyano, bilang Kristiyano, we have Panginoon, the Lord, we have Panginoon. And meron salita ng Diyos sa Biblia. Kung ngayon, how should we do? At sa atin bilang mga Kristiyano, meron tayong Panginoon, ang Diyos nating Panginoon, at meron tayong salita ng Diyos. Kung ganun, ano ang dapat natin gawin? Yeah. In our typical situation, if we encounter maraming typical things, we need to gather more and we need fellowship more. Sa mahirap na sitwasyon sa ating buhay, kung tayo ay magsasama-sama, kailangan nating magsama-sama ng mas marami pang oras. If so, why should we gather and we need fellowship? Kung ganun, bakit kailangan nating magtipon at mag-fellowship? In order to bear maraming bunga. Upang tayo ay mamunga ng maraming bunga. At the time, we can glorify the Lord. Sa mga oras na yun, maaari nating maluwalhati ang Panginoon. That's why the Bible says, Amos chapter 4, verse 12, Humanda ka sa pagsalubong sa iyong Diyos. Prepare to meet the Lord, the Bible says. Humanda ka sa pagharap mo sa Panginoon, ito yung sinasabi ng Biblia. Because we know, all signs of Jesus Christ's coming ay tapos na. That's why, we should prepare to meet the Lord. Dahil alam natin na lahat ng mga tanda ng muling pagdating ng Panginoon ay natupad na. Kaya nga, kailangan nating maghanda sa kanyang pagdating. And sinabi ni Baptist John sa Mateo chapter 3, verse 3, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Ibig sabihin, let us preach the gospel for the lost souls. Ang ibig sabihin, kailangan nating ipangaral ang ebanghelyo sa mga nawawalang mga kaluluwa. And buksan po natin sa Unang Pedro chapter 3. Unang Pedro chapter 3, verse 15. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kundi sa inyong 1 Peter chapter 3 verse 15, Pastor. Unang Pedro chapter 3 verse 15. 3, 2, 1. Kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Yeah, here the Bible says, sa middle part, lagi kayong maging handa sa ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Pagkatapos ng kaligtasan natin, may pag-asa, buhay na pag-asa, kung ngayon, sigurado, we can show our happiness. Pagkatapos natin magkaroon ng kaligtasan, meron tayong buhay na pag-asa. Kaya nga, naipapakita natin yung ating kagalakan. Brothers and sisters, even though you encounter many difficult things at the time,
you keep your peace in your heart and in your life. So another people ask, why? Why? 무캉 마사야? 마 kapatid, kahit kayo ay nagdumadanas ng mga kahirapan, ngunit kung iniingatan nyo yung kapayapaan sa inyong mga puso, kung ganun makikita ng mga tao na bakit nagagalak pa rin sa kabila ng inyong mga kahirapan. That's why our attitude is very important bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga, yung ating pag-ugali ay napakahalaga bilang mga anak ng Diyos. Brothers and sisters, if you encounter many difficulties, do you complain? Do you complain? Mga kapatid, kung kayo ay nakakaranas ng mga kahirapan, kayo ba ay nagreklamo? Bakit ako? Bakit ako? Do you complain? Nagreklamo po ba kayo? Dahil sa asawa, dahil sa mahirap situation, do you complain? Opo? Minsan? Kung ngayon, we cannot evangelize properly. Kung tayo po ay patuloy na magrereklamo, hindi po tayo makakapag-ebanghelyo ng maayos. When we keep our peace in our heart, because we have living hope at the time another people will ask, why can you keep peace in your heart? Kung iingatan po natin yung kapayapaan sa ating puso, kahit dumaranas tayo ng pagsubok, tatanungin tayo ng ibang mga tao, bakit nagagalak ka pa rin sa kabila ng iyong mga kahirapan? Here, the Bible says, in versículo 15, Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawataong humingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. At the time, we can say to them. Sa oras na yun, pwede nating sabihin yung tungkol sa pag-asa na nasa atin. That's why about catching ng another people, we need to prepare our testimony how to be saved. Kaya nga, para makapagligtas ng mga tao, kailangan nating ihanda yung dapat nating gawin upang sila ay maligtas. And some Bible verses we need. That's why we are memorizing and studying the Bible. At ganun din, kailangan natin ng mga talata sa Biblia. Kaya nga, tayo ay nagme-memorize at nag-aaral ng That's Biblia. Why, in order to prepare to answer for another people, lost the soldier, brothers and sisters, every bawal linggo, pakiusam, memorize memory verses. Kung ngayon, sigurado, when you evangelize, you can remember. Yeah? You can remember the word of God. Kaya nga, kung may mga tao na nagtatanong ng salita ng Panginoon, dapat maging handa tayo na ipagtanggol sa mga tao humihingi yung katuwiran na nasa atin. Kaya nga, nagkakaroon tayo ng memory verse dito sa ating church news. Yeah, our brothers and sisters have bunga, prutas, puno ng prutas. Tama? Mga kapatid, meron ba kayong puno? Papaya, and pomelo, meron puno sa inyong bahay. Tama po ba? Opo. Yeah. Harvest na? Hindi pa? Yeah. Kung ngayon, may puno, pero kung walang bunga, kung ngayon, masaya ba kayo o hindi masaya? Hindi masaya. No problem? Kahit walang bunga? Gusto natin ang maraming bunga. Tama po ba? Siyempre, ang Panginoon rin. Naunan po ba? Kaya, buksan po natin sa Juan chapter 15. Juan chapter 15. Verse 8. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking ama, na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. When we bear much fruit, we can glorify the Lord and we can be disciples of the Lord. Kung tayo ay makakapamunga ng marami
ang Diyos ay nalulugod sa atin at ganun din pwede tayong maging alagad ng Panginoon. Sigurado ang Panginoon gusto niya ang maraming bunga. Kaya we are praying and praying and prepare Grand Bible Seminar kasama ng puso, kasama ng buong puso at pag-ibig. Kaya brothers and sisters, today sa pamagitan ng langgam we received tatlong uri ng mga aral. Kaya ngayong araw sa pag-aaral dito sa buhay ng langgam, makakatanggap tayo ng mga aral. First, lumakad lamang sa landas ng katotohanan, alinsunod sa katotohanan ng Diyos. And number two, maging masigasig tayong mga Kristiyano. And number three, makanda upang kumarap sa Panginoon. Lalo-lalo na, from tomorrow, anong oras? 5:30, we will conduct Grand Bible Seminar kasama ng Gangju Namdo Church. Bukas, magsisimula tayo ng 5:30 at makakasama natin yung Gwangju Namdo Church. Already, sa pamagitan ng tugon ni Hesu Kristo, lahat ng brothers and sisters naging isa. Kaya sa Grand Bible Seminar, ito ay pinaka-importanteng kawa bilang Kristiyano. Kaya pakiusa, participate, ibig sabihin, let's invite and let's pray para sa mahalagang kaluluwa sila'y maliligtas. Naunyan po ba? Hindi po? Kaya lahat ng brothers and sisters pakiusap tumalo sa Grand Bible Seminar and let's pray and let's evangelize sama-sama. Okay, maraming salamat po, brothers and sisters. Manalangin po tayo. Ama ng Diyos, ama na laging nag-iingat at nagtuturo sa amin, salamat. Salamat sa pagtutulong ninyo sa amin na pag-iisipan ang aming buhay sa pamamagitan ng isang nanggam. At tanggapin ang aral mula sa mga salita ng Diyos. Nawa'y tulungan mo kaming gamitin ang mahalagang oras na ibinigay sa amin sa mahirap na sitwasyong ito. Tulungan po ninyo kaming pag-iisipan ang iyong kalooban araw-araw sigaping gawin ito. Tulungan po ninyo kaming maging masipag na mga Kristiyano na kumakawa para sa inyong kaluwalhatian at ebanghelyo. Tulungan po ninyo kaming mamuhay araw-araw ng may isipang makapiling ka na namin ngayon. Itinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen.